eto. Naniniwala pa kayo? Kung naniniwala kayo sa Bible, naniniwala kayo na may langit? May impyerno? Naniniwala pa kayo kanina sa binasa natin na kapag hindi tayo share at alam naman tingnan natin magandang balita ay kasalanan pala? Dahil inutusan tayo. Hello? Amen. Therefore, naniniwala tayo na kapag hindi tayo share ang isang kaluluwa ay pwede pumunta sa impyerno. Tama? Amen. Pag hindi niya nakilala ang Diyos, mapupunta siya sa impyerno. Kung ganun pala, bakit ang mundo, lalo na tayo pala ang mga anak ng Diyos, ay very casual lang. Very uncaring lang. Naniniwala pala tayo na kapag hindi sila nakatanggap death ng Panginoong Yesus sa buhay niya, pag hindi pala nila naging Lord, si Lord, ang mangyayari, pumunta sila sa impyerno. Then bakit, why are many believers are so uncaring, think we are so casual, hindi natin ibinabahagi ang good news? Samantalang ang pinag-uusapan natin pala eternal life. Where? Ang question, saan ang eternal life mo? Sa impyerno o sa langit? Marami tayong mahal sa buhay, right? Kung mahal mo sila, gagawin mo lahat ang paraan para makasama mo sila sa langit. Hello? Amen? Amen? Amen. Meron sa Amerika isang research. 95% sabi doon, na mga Kristiyano ay hindi nagbabahagi ng salita ng Diyos. Dilima lang porsyento ang humahayo, nag-share. Dilima lang ang nag-evangelize percent. 95% umaattend lang ng church. Walang ginagawa. Pupunta sa church, uwi na. Nagbabasa ng Bible, nag-worship sa bahay. Puro pang sarili daw at hindi naman daw nagbabahagi ng magandang salita. Kaya tayo na born again ay hindi para lang sa ating sarili, para po magbahagi ng salita. Dahil gusto ni Lord, lahat ng nilalang, lahat ng may hininga, makakilala sa Kanya. Ayaw po niya, kaya siya namatay, dahil binayaran niya lahat ng kasalanan, ayaw niya na may mapuntang kaluluwa sa impyerno. Ilang milyon ang Pilipino? Pero ilang percent lang ang born again? 120 million na ba? Isipin niyo yun? Kaya po, ka-question ko, tinatanong ng iba, doon sa, sabi din doon sa research, bakit hindi nagbabahagi ng salita ng Diyos? Unang dahilan, unang reason, they don't want to be rejected. Ayaw ng tao ng rejection. Question, paano mo naman nalaman na i-reject ang mga tao na nabibigyan ng salita ng Diyos? Na-experience ko na eh, pag sinabi mo sa isang tao, alam mo, parang naramdaman ko, gusto ng Panginoon na ipag-pray kita. Sige, okay. Welcome to welcome nga, prayer. So may sakit, pwede mo po ba kayo pag-pray? Sige lang, may sakit siya eh. Bakit natatakot tayo na ma-reject? Ano tawag sa reject, ma? Ma-reject? Hindi ko ma-explain ko yung reject sa Tagalog. Amen? Matanggihan. Bakit? Masakit kasi matanggihan eh. Ang gusto natin kasi puro akin lang. Puro pabor. Diba? Hindi mo naman alam eh. Mai-reject eh. Ang problema, hindi ka nagtatry. Hindi ka nagsusumikap. Kaya nasa utak mo, nakalagay na sa utak mo, ay, i-reject lang ako nito. Tapos may nakita ka, ang ganda-ganda ng babae, mukhang mayaman, pili mo sa sarili mo, parang nahihiya ka. Uy, kapatid, yung mga misa, yung mga tingin mo, kala mo, okay, sila pa yun, nangangailangan ng Diyos. Diba? Pastor, ang laking lalaki, mas kula ako, mukhang nagbabody building. Makniwala ka, pag nilapitan mo yan, yun pa yung unang umiiyak. Kailangan pala niya, Diyos. Huwag kang matakot sa itsura. Huwag kang matakot sa itsura. Pag sinabi ni Lord sa'yo, nasa bus ka, nasa jeep ka, yung katabi mo, sabi mo sa kanya, mahal siya ni Lord.
makapagulat pa yun. Pag hinighlight ni Lord, pinakita niya ni Lord, narinig mo, siya pala. Tanda ko, yung taong yun, hinog na hinog para makuha mo para sa Panginoon. Amen? Amen. Kailangan hinahighlight ni Lord. Alam mo, parang ito mahirapan, tatanggin mo lang ito. Yung iba kasi, naitigyan mo sa evangelism, may door knocking, punta kayo sa bahay-bahay, pero pag didigyan lang kayo, ang question, totoo ba niyang tinanggap siya? Kaya mas maganda, alaga ko sa panalangin, at Lord, yung kapit-bahay namin na masungit, pinapapit ko sa iyo, kasi sa tamang panahon, alam kong susuko ko sa iyo. Amen? Amen. Amen. Diba? Ganun lang yun. Huwag kayo matakot. Huwag mag-share kayo. Ako, hindi ako natatakot sa mapag-share. But sasabihin mo na, kilala mo ba si Jesus? Kahit kung asuklado. Ay, yung iba kasi nai-intimidate ka na din. Yung iba, natatakot ka na din. Sabi ni Lord, mag-share ka. Sabi mo, kilala mo po ba si Jesus? Biglang titignan ka. Sino Jesus? Yung kapitbahay mo? Ay, takot ka na. Diba? Hindi po si Jesus! Yung kapitbahay mo si Maria yun. Engage. The word engage, hindi po sabihin niya, gumawa ka ng conversation. Gumawa ka ng itatutuwa niya. To engage means, halimbawa, uy, ganda naman ang iyong damit. Ba, nakikinig siya kinala. Uy, o classmate mo, uy, ganda. O, kahit hindi mo lang sa journey, ay sa ano, sa labas lang, nakikita mo siya araw-araw. O, ganda naman ang damit ko. Puri mo na. Engage in conversation. Go do a praise report. Kailangan maging comfortable siya. Nakamiti ka. Tapos, tsaka mo i-share si Lord. Okay? Ganun lang. The word is engage. Make the person comfortable. Mag-comfortable siya. Handa siyang tumanggap. Alam niyo, magugulat kayo. Pag nagsimula na magsalita yan, ang dami palang problema sa bahay. Ang dami palang problema sa trabaho. Tapos yung pagya, tumanggap sa Lord. At nakita ka niyan araw-araw, itong pray mo ko. Sila pa ay nalapit sa iyo at sasabihin sa iyo, isang pray mo ko. Amen? So, kailangan kasi, ito yung magpapakita ng pagmamahal ni Kristo. Hallelujah! Amen! Wala naman talaga may gusto ng rejection kaya mahira. John 14, 26, okay? Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Okay? Alam niyo ba, kanina, binasa natin, wait for the Holy Spirit because He is the one who will give you power. Amen? Ito po sa John 14, 26, ang sabi dito, the helper, okay? Or the counselor, minsan po yan, ang aking tulong at ang magtuturo sa atin, the teacher, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I said to you. Ang banal na Espiritu ang magtuturo sa iyo. Kaya huwag ka matakot. Ang importante lang ay alam mo kung ano ang pinaka-basic na salit nangyari. Una, pwede ka magbigay ng iyong testimony, kaya nga saksi ka. Pangalawa, sasabihin mo na matay ang Panginoon para sa iyo, mahal na mahal ka niya. Gamitin mo ang John 3:16, kung ano mang memory verse, ang alam mo, huwag ka matakot. Kasi ang sabi diyan, sa tamang panahon, ang banal na Espiritu will teach you all things. Siya ang maglalagay sa isipan mo kung ano ang dapat mong sabihin, siya yung magpapaalala sa iyo para hindi mapahiya ang Panginoon. Hindi ko mapapahiya ang Panginoon. Kaya tutulungan ka na ng Panginoon. Amen? Amen. Amen. Okay, now, ito maganda po sa Daniel 12, verse 1 to 3. Daniel 12, verses 1 to 3. Okay? Sabi po, ito po ay prophecy, propeseyo sa end times. Nasa end times na ito. At the time Michael the archangel shall stand up, the great prince who stands watch over the sons of your people. And there shall be a time of trouble. Nalo na po tayo sa panahon na punong aguluhan. Digmaan sa iba't ibang bansa. Such as never seen by any nation. Even at that time,
At ang sabi nito, there will be a time of distress, yan yung magbuluhan, such as not happened before, but at the time, your people, everyone, sabi nito, everyone whose name is found, written in the book, will be delivered. Lahat daw na ang pangalan o ang lahat ng mananampalataya na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay ay mga maliligtas will be delivered. Verse 2. Multitudes who sleep in the dust of the earth will awake. Yung mga nauna sa atin na mga mananampalataya ay gigising daw at sila ay mauna sa kaharian. Some to everlasting life. Ang iba naman na hindi naniwala sa Panginoon will go through shame and everlasting contempt. That means impyerno. Those who are wise, lahat daw na matalino, will shine like the brightness of the heavens. And those who lead many to righteousness like the stars forever and ever. Nakita nyo, ang lahat ng nagdala ng kaluluwa, lahat ng mga matalino, lahat na nag-lead, marami sa righteousness, para daw silang mga pituin na magniningning forever and ever. Napakaganda mo, yung ginagawa natin, pag tayo daw ay nag-share ng gospel, para tayo mga pituin na magniningning, yung liwanag mo forever and ever. Kaya yun ang magandang balita para sa mga nag-share. Diba? Ang sarap niya, lalo na yung iba, may calling kayo na evangelist eh. You are an evangelist, yun ang gift mo. Yan ang pangako sa inyo ng Panginoon. Yung mga taong inaalis mo sa kasamaan, wow, meron kang reward kay Lord. Okay? Nakita mo ba? Proverbs 11:30, isa pa itong magandang balita sa mga nag-share. The fruit of the righteous is the tree of life, and he who wins souls is wise. Proverbs 11:30, the fruit of righteous is the righteous is a tree of life, and he who wins souls is wise. Kung talaga nagbabahagi ka ng salita ng Diyos, matalino ka raw. Sabi mo sa katabi mo, matalino ka ba? Pag yan, hindi ka eto. Okay, kanina sinabi ko ang unang dahilan bakit hindi nag-share ayaw ng rejection. Eto ang pangalawang dahilan bakit hindi nag-share ng gospel. The second reason is they don't know what to say. Hindi niya alam ano sasabihin niya. Una, bakit hindi nakikinig ng salita ng Diyos? Hindi nagbabasa ng Bible. Hindi nakikinig sa sermon ng pastor. Hindi humahayag. Pero they don't know what to say. Ibig sabihin, hindi ka marunong magbahagi ng salita. So may tinatawag tayong ignorance. Ignorance sa salita ng Diyos. Kasi nga, unang-una, kailangan natin basahin ang mga salita ng Diyos. Kaya nausa yung traksyon. Yung traksyon maliliit na apleta na pinamigay. At doon nakalagay kung paano tumanggap. Okay? So yung mga yan, yung mga tracks na yan, pinaninigay natin. Pero alam nyo, higit sa lahat, unang-una mag-aaral kayo ng salita ng Diyos. Pangalawa, kailangan magkaroon kayo ng intimacy sa Panginoon. Kasi pag kayo intimate sa Panginoon, hindi mo na kailangan magpasika. Pag ikaw may intimacy sa Panginoon, mababago ka. Yung testimony ng buhay mo, yung mga tao pa magtataka, ba't ka nabago? Kaya yung testimony mo, yan ang magsasalita para sa iyo. Amen? Yeah. So, kailangan talaga maunawaan mo. Kapatid, gusto mo maintindihan mo ito, ang tunay na evangelism, hindi mo ginagawa dahil inutusan ka ng pastor mo. Ang tunay na evangelism ay nanggagaling sa puso mo. Dahil mahal, unang-una, love the Lord your God with all your heart. Ang ikalawa, out of that love, dahil mahal na mahal na mahal mo ang Panginoon, magkakaroon ng overflow. Yung overflow na yan, kasi nasabi sa pagmamahal mo, mamahalin mo ang kapwa. Nanggagaling sa puso, hindi mo gagawin niya kasi sabi ni pastor, ay wala kwenta yan. Ginagawa mong trabaho. Kaya nakahahayo, walang bayad ang paghayo mo, puso ang dala mo. Amen? Yes. Pagmamahal sa kapwa ang dala mo. Kaya kasi bakit?
ikaw ang representative, Lord. Kaya, kailangan mong magkaroon ng intimacy dahil kasi sabi sa Galatians 5:22. Sabi dito, the fruit of the Spirit. Ano ba yung fruit ng Espiritu? Love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Kapag ikaw ay laging nasa paanan ng Panginoon, lagi ka na nananangin, lagi ka na intimate sa Panginoon, ang mangyayari sa'yo, kapatid, akala mo nag-pray ka lang, ang totoo, nababago ka na pala. Nababago ka na, lalabas yung spirit ng pagmamahal. Makikita na dati ka lang si Mato, lagi ka ngayon nakangiti, kahit walang pera. Hello? Hindi ka na masugit. Okay, meron ka ng kapayapaan sa puso mo. Pasensyo, maroon ka lang pasensya. Meron ng kabaitan, may kabutihan na nangyayari sa'yo. Faithful ka sa mga si pangako mo. Hindi kayo nangangako tapos pinabali mo at meron ka pang self-control. Yan lahat pag nakita ng isang tao sa iyo. Wow, may Diyos talaga. Amen. Amen. Kasi sa nagsimula sa relasyon mo sa Panginoon. Amen. Hindi ka na itutulak ni pastor. Ipigilan ka ni pastor. Kasi hayo ba na tayo? Lahat na lang binigyan mo. Buong barangay. Di ba? Okay. Quest number 4. Where will I go? Saan ako pupunta? Saan ba ako pupunta? Pinapayaan ko ako ni Lord. Saan ako pupunta? As the Spirit leads you. Ang sagot. Saan ako pupunta? Anywhere. Sabihin nyo nga, anywhere. Anywhere. And everywhere. Everywhere. Kahit saan ka papuntay ni Lord, pinaglugan na yun. Ang banal na Espiritu ay gagabayan ka. Pag sinabi sa'yo pumunta ka sa North, huwag kang pumunta ng South. Sinabi sa'yo sa East, pumunta ka ng West. Eh, wala ko. Makinig sa tinig ng Diyos. So the question of where is everywhere, anywhere. Amen? Kaya na pag sinabing, oh, humayo tayo, mag-mission tayo. Huwag mong isipin ako, mag-mission. Ako sa Japan, di mas maganda Paris. O, oh, di ba? O, oh, Amerika kaya. Kapatid, bakasyon ang anak mo. Padala kaya kita na sa Kazakhstan, Afghanistan. Lahat ng metan. Hindi na makabalik. Di ba? Huwag ganon. Minsan, ang mission field, yung pinatawag natin yung punasa ay yung sphere of influence mo. Halimbawa, estudyante ka. So, nasaan ang influensya mo? Sa campus. Sa school. Trabahador ka. Saan ang influensya mo? Sa factory. Okay? Okay. Naroon ka naman sa magandang kumpanya. Ano ka? Bossing ka. E di mga tao mo, yun ang influence mo. Marami dyan, hindi nakakakilala sa Lord. Buti nga, boss ka. Kaya-kaya mo. Mag-Bible study lang kayo. Anywhere, everywhere. Tama? So kaya-kaya, wala pong lugar na pinipili yan. Kaya nga minsan, kamuha ni Pastor Alisa, ang halayo ng biyahe niyan. Mula dito hanggang Galeria. O ilan yung mga katabi mo, papunta at pabalik. O di mag-share ka. Agal isang oras at kalahati o dalawang oras pa nga. Marami. 5 hours! Pagpunta ko na rin. O diba, ang dami mo mapapagwentuhan. Kaya, okay, wala sana pong patay na oras. Kailangan mag-share. Alam niyo ako kanino ito, parang kanino ito babalik? Matutuwa si Lord. Sabi nga na sa lita, pag hinuna mo si Lord, lahat ng kahilingan mo, delight yourself in the Lord, and He will grant the desires of your heart. Isipin mo yun, pagkatuwa si Lord sa'yo, yung mga panalangin mo, yes and amen na yan. Hallelujah! Matakot dyan. Amen? Okay. Where will I go? Where will I go? Kaya lang pahahayo. Masagot dyan? Anytime. Kahit anong oras, kailangan magbigay, magbahagi ng salatan ng Diyos. Okay? Walang pinipili mo, walang oras yan. As the Spirit leads you. Minsan, pagod na pagod ka na, gigisingin ka ni Lord, mag-pray. Ganun din yan. Pag inuto sa'yo ni Lord, mag-share ka sa may sakit, go. Pag sinabi sa'yo ni Lord, sige lang. Para ganito yung istorya, nagpunta kami sa isang sa ospital.
kasama ko yung ako si Jeremy, pagpapacheck up si Jeremy. Pagkatapos habang chine-check up si Jeremy, dumating yung kanyang classmate. This happened 3 years ago. Dumating yung classmate niya, si Marian. Tapos, yung clinic namin dito, si Marian din sa kabila. Pero yung waiting area, harapan namin. So sabi ni Jeremy, why are you here? Sabi niya sa classmate niya. Sabi ni kong batang babae, ay, papacheck up ako, yan ang doktor ko. Tapos sabi niya, alam mo, Jeremy, it's my birthday today. Kaya pala hindi ko pumasok sa school. Kasi Jeremy naman, wala class, college. So gano'n, birthday ko pala. Sabi ko, happy birthday. Sabi niya, my mom. Sabi gano'n na po. So nang patingit siya, sabi ko, huwag niya pala papalingin. Ang mother niya nasa loob, unang patient. So naman, following siya. Tapos niya, sabi ko, huwag niya magpapalingin. Sabi niya, alam mo, tita, siyempre, tita, okay, hindi sila born again. Meron akong tumor dito sa ilalim ng aking base of the scalp, dito sa ilalim. So ngayon, ito daw parang size ng 25. Ang father niya, half Japanese, so half siya, Filipino-Japanese. Nung nasa Japan daw siya, nakita yung tumor sa ilalim ng kanyang skull. At ang sabi yung tumor na yun, kaya medyo nangumahano yung mata niya. Dahil kasi, lumalabong mata niya, na-discover may tumor. So sabi ko, chine-check daw yung ultrasound. Sabi ko, bakit? Kailangan daw lumaki ng parang isang size ng piso para pag inoperahan, hindi siya magugulat. So minsan, kailangan bang palakihin para umurong para pag inoperahan, hindi siya magulat. Wow! Sabi mo, ang lulit, ano? Pero talaga daw ganon. So anyway, sabi sa akin ng banal na espiritu, sabi ng banal, ito nakakatawa ang Holy Spirit ang narinigutili niya. Sabihin mo sa kanya, gusto ko niya ng birthday gift. Wow! Sabi ko, gusto mo ba ng birthday gift? Tuwa-tuwa siya. Sabi ko, okay, sige. Ang birthday present mo si Lord. Okay. Ay, okay, mapag-pray kita. Okay, kasi alam ko, ibigyan siya ng healing ni Lord. Tapos sabi niya, pag-pray kita, kaniniwala naman po ako kasi po, pumupunta ako sa ospital, sa church, Catholic po siya. Tapos sabi niya, mapag-pray daw siya sa pare. Sabi ko, okay. Sabi ko, kung ganoon, nagpapapray ka, ipag-pray din naman kita. Okay, gusto ni Lord, bigyan ka ng gift. So, chinel mo muna yung bus. Alam mo naman tayo, Panginoong Jesus, para sa'yo kasalanan. Opo, alam ko po. Pero, ipitahan mo siya. Buhay na buhay ang Diyos natin at handang magpagaling. Handang-handang pagalingin niya. O nga po, natatakot ako sa operation kasi meron din pong hindi nagiging successful. Baka tamaan yung retina niya, yung sa mata niya, yung ugat, mabulag po siya. Okay, yung natatakot. So sabi ko, sige, sabi ni Lord, bibigyan ka ng gift. So nag-pray siya, tinanggap niya ng Panginoong Jesus na kanyang Diyos, Panginoon ng buhay niya at tagapagligtas. Sabi ko, ready ka na ba natanggapin yung gift mo? Opo. Pinayhans ko lang yung kamay niya, yung kanyang ulo. Actually, hindi mata, yung ulo. Tapos pinag-pray ko siya. Sabi ko sa pangalan ni Jesus, tanggapin mo ang kaloob ng Diyos sa iyo na kagaling niya. Kinukumad, kinutusan ko yung tumor na yan na nasa ulo mo ngayon ay matunaw sa pangalan ni Jesus. So, inipitahan ko sa church. 2 weeks, Sunday, wala. Next Sunday, wala. Sabi ko kay Jeremy, yung kaibigan mo, hindi dumadating. Sabi ko gano'n. Sabi niya, ano na ako? 2 weeks, 2 Sundays na karan, Wednesday, dumating sa office. Sabi ko, ay, Marian! Sabi niya, ako, tita, natuwa siya, nakarating ko siya. Sabi ko, bakit ano nangyari? Hindi ka nakarating sa church, inipita ka kita. Opo, tita, kasi yung unang linggo na pinag-pray niyo ako, pumunta po ako sa ultrasound. Sabi ng doctor ko, time to have an ultrasound. Nagpunta po ako sa ultrasound, yung ultrasound nila, hindi makita yung tumor. Maganda tumunaw! Sabi niya, hindi makapaniwala ko yung doktor. Pinabalik pa naman ako, sumunod na linggo. Inulit na naman po, hinaharap yung tumor. Ano daw nangyari? Buti ka wala kayo, hinaharap pa. Tapos sabi niya, second ultrasound, wala ng tumor. So dahil doon, tuwa-tuwa siya, yung nanay niya nagpalitsyon sa eskwelahan. Isipin mo nga naman, tapang natin si Lord, isipin mo, agapin mo, dahilin mo ang operasyon. Diba? Si Lord nagpagaling, walang bayad. Amen?
sa Diyos. Amen. So anywhere, anytime. Amen. Pag sinabi ni Lord, go, ngayon, ngayon. Pag sinabi ni Lord, anytime, now. Hindi, Lord, bukas na lang. Walang ganun. Pag sinabi ni Lord, yan ang kabi mo, yan ang kabi mo. Now. Sabi niyo sa katabi mo, now. Now. Alright? Magpagamit ka. Hindi naman ito ang gagamit. Ang gagamit. Anong kamay mo lang gagamit ng Lord sa kabi mo. Diba? So, siya na talaga gagawa niya. Okay. Question number 6 na to. Guli-guli pala to. What will I do? Ano ang gagawin ko? Simple lang. Paulit-ulit ko na sinasabi. Preach the gospel. Preach the good news. Yun lang ang gagawin mo. Ibahagi mo na ang Diyos ay buhay. Nagpapagaling. Nagpapalaya. Amen? Yun lang. Nagpapala. Amen? Sa lahat na naghahanap sa Kanya, nagpapakita siya. Nagpaparamdam siya. Pero para ma-appreciate nila, para matuwa sila, para ma-appreciate ang good news, bigyan mo ng bad news. Eto bad news. Romans 3:23. Ano ba ang bad news kapag naging good news? Okay? For all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tao na nilalang ay nagkasala. At lahat tayo ay bumagsak. We fall short of the glory of God. We miss the mark. Lahat tayo walang nilalang na walang pagkakasala. Okay, yan ang bad news. Ito, 1 John 1, verse 8. 1 John chapter 1, verse 8. If we say that we have no sin, we deceive ourselves. Pag sinabi mo, hindi, wala akong kasalanan, pastora, ay niloloko mo sarili mo. Yung sabi ng salita, oh? Okay? And the truth is not in us. Wala doon sa atin ang katotohanan. Verse 9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, kanina, bad news, ang sabi, if you think you have not sinned, niloloko mo sarili mo. Good news, verse 9, kung hindi ka na kapatawaran, He is faithful and just to forgive. And you will have eternal life. Amen? Yan po, kailangan ang bad news kung hindi mo kilala ang Panginoong Jesus ngayon. Ngayong araw na ito, kung hindi mo siya tinatanggap na yung tagapagligtas, ang bad news po, separated ka sa Diyos. You will go to eternal life, but saan ka pupunta? So yan po kailangan natin maintindihan. At ang good news ay sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Di ba good news niya? Dahil mahal ka ng Panginoon, at kapag naniwala ka, nabigay niya ang kahit isang alam niya, at tinanggap mo siya, there, ano ang mangyayari? You will have eternal life. Gusto niyo ba ng buhay na walang hanggang? Amen. Amen. Matthew 11:28-30. Okay? Come to me, all who you are weary and burdened, and I will give you rest. And I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart. And you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Ang Panginoon Jesus, ito po ay magandang balita. Na kung pagod na pagod na pagod ka ng kapatid, pagod na pagod ka na sa problema, pagod na pagod na yung physical mo, butas na rin ang pulsa mo, hirap ka na, at ang relationship mo sa iyong asawa, sa iyong mga anak, ay walang nangyayari. Sabi ng Panginoon, come to me. Lumapit ka raw sa Diyos, and I will give you rest. Bibigyan ka niya na pahinga. Kaya kung burden ka na, pagod ka na, ay Jesus will give you rest. Siya ang kailangan mo. Hindi mo kailangan lumapit kahit kanino. Hindi mo kailangan lumapit sa iyong magulang. Hindi mo kailangan pumunta sa kapitbahay.
years old, for my yoke is easy and my burden is light. Hindi ba napakagandang balita niya? Meron nag-iimpita ang Panginoong Jesus. Pag binigay mo sa kanya ang lahat, natatandaan ko nung ako'y binabasag ng Panginoon, 3 years ako nasa wilderness. 3 years ako binana, binusog, binigod. Di Lord, kung may bata-bata, oh hallelujah. Kaya pag sinabi niya walang pera, nangyayari sa akin yan, zero, kinuha niya. Yung refrigerator namin, pinititignan ko, pagdinig ko, tubig, nasama ko na lang, puro tubig. Kaya, oh my God, Lord! Binanas ako, sinira ako, binasag ako ni Lord. Yung faith ko na-stretch. Pero may tinuro sa akin ang Panginoon. Dahil kasi pag kung saan ka hihinto, where you end, God begins. Kung saan ka, Lord, ikaw kaya ka, surrender na ako, God begins. May dahilan po kung bakit niya ginagawa yan. Maniwala kayo mamaya. Patapos na rin ako. Pero tingnan niyo sa Proverbs 11:25. Ano sabi dito? A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Sabi dito, a generous man will prosper. Kung ikaw daw ay mapagbigay, hindi po pera lang pinag-usapan dito. Meron ang tengang handa makinig sa mga tao may problema. Mapagbigay ka na yun ng oras. Mapagbigay ka na yung talento sa ministry. At mapagbigay ka pa rin ng pinansyal. He who refreshes others will himself be refreshed. Kung mapagbigay ka, kung ano tinanim mo, yun ang aanihin mo. May oras ka ibinibigay sa isang tao, bibigyan ka rin ni Lord ng pahinga. Pinagtatanim ka sa iglesia, bibigyan ka rin ni Lord ng pera. Hello, naitinihan nyo? Pero sabi dito, he who refreshes others, himself will be refreshed. Kung ikaw daw ay nire-refresh mo isang tao, pinapagaling mo, pinitigal mo siya ng kapahinga, pahingahan. Tama? Kapahingahan. Ang hirap talaga na English, na Tagalog. Okay? Ikaw daw din, ever will be refreshed. Hello? Kasi, kasi nga kung ano tinanim mo, inaangin mo. So kung gusto mo, wala pa pagod ka, refresh others. Amen? Huwag ka na tumutas na spa. Pakipagkwentuhan ka na lang, mag-refresh ka na lang sa iba. Amen? Para maging masaya. Luke 10, verse 2. The harvest is great. May mga great commission. But the laborers are few. Therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Ngayon mga kapatid, sino ba ang tunay ng mga nag-aaral?